yung mga ganyan. Ah, wala naman po. Yun po. Malakas na mga tutuwot yung medyo mo. Fast talk. Okay. Fast talk lang po. Hi, Wendell. Hello, hi. Ano pong mas anong aabangan namin sa character mo sa Prima Donna sa mga susunod na? Actually, even kami mga artists, mga artista dito sa show na to, hindi pa rin namin talaga, hindi pa kami definite dun sa mga mangyayari sa characters namin. It's just that kung paano lang kami nag-start, ito yung papunta ng storya. Pero yung mga iba pang mga mangyayaring, like for example, kami naging maganda yung ratings namin lalo. So yung creative team, mas nakakapag-isip ng bagong pwede pang paganda yung papara sa mga tao. So even kami, sila parang ina-update din nila kami na, uy, hindi lang ito yung pupuntahan ni Jaime, hindi lang ganito siya na makikita lang niya ba sa usay, marami pang mangyayari, meron pwede pa siyang mag-turn into, pwedeng yung mabait, pwedeng panandalian sa mga viewers, maging masama, and then magiging maayos ulit. So, exciting din para sa amin. Even kami, so yun lang, wala pa kami idea, pero definitely, magkakaroon pa ng mga ika nga eh, mga hashtag pasabog yung ano, sa tulong na rin ng ano ng creative team. That's why we're so very grateful na nagiging maganda ang pagkakilig nila, patuloy din sila nagpo-follow. Even kayo, kaya kayo nandiyan din dahil siguro nagiging maganda rin talaga yung feedback sa amin. So, so blessed naman. Speaking of blessing, since patuloy na dumadami ang lalong tumatangkilik sa Prima Donna, so as a matter of fact, kanina lang na pag-uusapan yung pagtaas ng rating nito. So ano yung masasabi mo dahil ang taas-taas ng rating? Alam mo, even nung, well, ano lang, yung talk lang, true story, nung bago kami mag-start, parang naging issue sa amin yan na, uy, ano masasabi nyo? Ang katapat mo. Oh, ayan. Kadyan dito. Malakas. Alam mo ako, to be honest, sa tagal ko na sa industry to, parang nakita ko na siguro dapat mas magandang natatapat ka talaga sa mga magagandang show kasi mas lalo niyong pinag-iigian. So ngayon, sabi ko lang, nagmamaterialize lang yung pagtitiwala namin sa kasi ano lang yan eh, trust lang yan and doon sa passion namin, yung gagawin namin from the whole production and yan nga, again, sa creative teams, yung tiwala nila sa amin, kami, tiwala din namin doon sa binibigay sa amin, yung mga director namin. So ngayon, nagmamaterialize lang din talaga yung ano namin. That's why kami, actually ako, sinabi ko kay Direct Gina, to be honest, sabi ko nung Direct, parang nagulat po ako, tsaka even kay Ma'am Regine Alba, sabi ko, Ma'am Regine, nagulat po ako, grabe, taas mo na ratings. Yung first time nag-up kami sa kanila ng ilang points, parang basketball, no? sabi ko, Ma'am Regine, nagulat po ako. Sabi ni Ma'am Bridget, ako hindi nagulat. Sabi ko, no, hindi po sa ganun nang nagulat ako dahil ibang tayo ginagawa niyo. Don't get me wrong, sabi ko, nagulat lang po ako kasi akala ko mahaba-haba pa po yung laban. Ganun ang katiwala sa show namin, pero akala ko mahaba-haba pa. But, you know, alam niyo, God is good. Hindi ko naman sinasabing talunin na namin ng habang buhay yung ano, or kasama naman yan, it's a good competition. So, nagulat ako, to be honest, doon sa ratings na binigay agad sa amin. So, uy, tiwala ka lang talaga dapat sa show mo. So, alam mo, lesson learned pa rin na, no? So, nagugulat, up to now, nagugulat pa rin ako dahil, for sure, ginagalingan din nila sa kabila. Nagugulat ako dahil, hanggang tagal na palang hinintay ng mga tao yung ganitong klaseng istorya na nanggaling lang at magsisimula lang ulit pala sa GMA. Oh, nice. So, kamusta naman po yung pressure? Siguro nagtanong role ko sa susunod na grabe. Siguro taping ko mga 4 times kung pagka-tapingin ng creative team. Grabe. Hili ko, may next show na ako. Handa na. So, feeling main cast po ba? May pressure po ba on your part na kailangan ituloy-tuloy nyo na? Kasi ito na yung nag-set na kayo ng Alam mo, ang ganda ng talong mo. Sa akin, no, kung ano yung nasimula namin, dapat yun lang yung gawin namin hanggang matapos kami. Kasi wala naman kaming pinakitang hindi maganda, wala naman kaming ginawang hindi ibinigay sa dapat namin sinimulan noon. So, kailangan lang namin ma-maintain kung ano yung na-start namin, kung ano yung nasimula namin. And definitely, siguro papunta sa dulo, magiging maganda pa rin. Dahil from the very beginning pa lang, namin itong show, nag-meeting pa lang kami, masaya na kami, and we're so grateful na binigyan kami ng ganitong kagandang ganitong klaseng plot ng
story. So, yun lang siguro yung kailangan namin gawin para ma-maintain namin hanggang sa matapos namin ang magandang show. Hindi na namin kailangan i-pressure. Pressure in a way, ano pa rin yan, be competitive, pero not to the point na, uy, anong kailangan natin? Kasi maganda na, maganda na eh. So, parang feeling ko, ibigay lang muna natin kung ano. Ngayon, kung medyo mararamdaman naman namin lahat yan, di ba, lahat ng buong nasa show, kung oh, kailangan ba natin may, tsaka alam na ni Direct Gina Rudy siguro, tsaka ng creative, kung ano yung kailangan ibigay sa amin. Kami, mga artista lamang dito na kailangan gampanan kung ano yung binibigay sa amin.